Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po, to Father. Everyone at sa lahat po ng sa inyo na nakikisa sa pagdiriwang nito dito sa Shrine, National Shrine ni Santo Padre Pio. No? Ilang mga tao ang lumapit sa Panginoon, grupo ng mga Pariseo at mga kampun ni Herodes, group of the Pharisees and group of the Herodians. No? At lumapit sila sa Panginoon para subukin ang Panginoon, no? Hindi para maniwala sa sinasabi ng Panginoon, no? 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 Dahil ang mga taong ito ay mapagkunwari, no? Hypocrite, no? 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 Ang kung merong tayong iniiwasang mga tao o nilalayo ang mga tao ay yung mga tao na alam natin na hipokrito o hipokrita o yung mga taong nagmamaskara o nagbabalat kayo, no, yung kanilang mga sinasabi ay hindi totoo sa tunay, no. Maraming mga pangyayari na ang Panginoon ay nagkaroon ng engkwentro sa mga taong ganito, mga Pariseo, mga eskriba, no, nung panahon ng Panginoon. Dahil hindi totoo ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa, no? No? At sa ating ating relationship, pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, no? No? Yung pagiging hindi totoo na tao, yun ang sumisira sa ating relationship, no? Sa ating ugnayan, no? No? Yung akala mo totoong naniniwala sa iyo, no? Pero sa likod ay negative pala ang mga iniisip at sinasabi sa iyo sa iba. No? Sa ating paglapit sa Diyos, sa ating pong pagdarasal sa Diyos, no? At tayo po narito, tayo nagdadasal at humihingi tayo ng tulong kay Santo Padre Pio sa ating mga panalangin, no? Ang nais ng Diyos ay tayo maging totoo sa Kanya, no? Sa ating mga panalangin, no? Huwag nating subukan ang Diyos, no? Do not put God into our test. Yung ibig pong sabihin ay susunod po ako sa inyo kung ipagkakaloob nyo po ang aking kaagad yung mga panalangin na hinihingi ko. No? No? It is easy way of saying to God na sumang-ayong ka sa kagustuhan ko. Pero hindi po yun ang nais ng Diyos sa atin, no? Gusto ng Panginoon na tunay tayong sumunod sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Dahil alam naman po ng Diyos ang ating mga pangangailangan, no? 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 Huwag nating didiktahan ng Diyos sa ating mga pagdarasal sa Kanya, sa mga hinihingi natin sa Kanya. Huwag natin siyang bibigyan ng kondisyon, no? No? Na
na sasabihin natin, lagi akong pupunta dito, magdarasal kung ang lahat ng mga kagustuhan ko ay ipagkakaloob po ninyo. No? 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 Dahil ang nais ng Diyos ay maging totoo ang ating mga panalangin sa Kanya. At magiging totoo ang ating panalangin kung ang ating nasa sa isip ay tunay na pagmamahal sa Diyos. No? Kaya nga ang ibig sabihin ng Panginoon na ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos, ano? Give to God what is due to God, no? Give him time, no? Hindi yung konting oras lang, kundi yung ating buong oras, no? No? Give him our whole self, no? Give him our attention, no? Give him our hearts, no? Ano? Yun ang ibig sabihin, no? No? Yung ibigay natin ang ating buong sarili sa Diyos. At yung lahat naman ng mabuti para sa atin ay pagkakaloob niya. No? 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 Lagi naman talagang dapat manguna ang Diyos, no? No? Ang ating pagluwalhati at ang ating pagpapasalamat at ang ating pagsunod sa Kanyang mga kautusan. No, no, no. Maging totoo tayo sa ating relasyon sa Diyos. At yung pagiging totoo natin sa ating pagdarasal, sa ating relasyon sa Diyos, ipakita din po natin yan sa ating relasyon sa ating kapwa. No? No. Huwag tayong maging huwag nating gawing ugali ay yung ugali ng mga Pariseo nung panahon ng Panginoon na mapagkunwari, no? Na hindi totoo sa kanilang sarili, no?